Paunawa sa mga batang manonood, may mga maseselan na salita o mga larawan o video na makikita at marinig, patnubay ng magulang ang kailangan. Ang kwentong ito ay maaaring totoo o hindi, o katangisip lang, o gawa-gawa lang. Nasa sa inyo kung kayo ay maniniwala o hindi. Ang kwentong ito ay nanggaling sa Tagalog Horror Stories. Ito nga pala ang mga shoutout ko. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa channel ko. Kung gusto nyo ma-shoutout ay kailangan nyong mag-like, mag-share at mag-comment sa mga videos ko na ginawa ko at i-upload ko. Para sa susunod ay ma-shoutout ko kayo. Salamat! Ang kwentong marinig nyo ngayon ay pinamagatang Ang Bata sa Ambulance. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Araw-araw tayong nakakarinig ng sirena ng ambulance at araw-araw nating nakikita ito sa daan na humahagibis ng takbo sakay ang mga pasyenteng sinusugod sa ospital. Normal nang mahahawi ang mga sasakyan at binibigyan ng daan ang ambulansya. Araw-araw na itong nagaganap sa daan. Hindi maintindihan ni April ang sarili kong bakit nakasanayan na niyang sa tuwing may narinig siyang busina ng ambulansya sa daan ay napapatingin siya. At kahit nasa loob na siya ng kanilang katahanan, kapag may napaparaan na ambulansya ay sumisilip siya sa butas ng dingding ng bahay nila. Ang weird niya, di ba? Kaya dahil sa kwerduhan niyang iyon ay kung ano-ano ang kanyang nakikita. Alam niya ang iba sa atin ay hindi maniniwala, pero talagang may nakikita siya isang nakakapanindig balahibong nilalang. Mag-aalas 6 na iyon ng gabi noon. Nakaupo si April sa isang pahabang silya sa labas ng kanilang bahay at tahimik na nagbamasid sa buong paligid. Ang pwesto niya ay paharap sa may kalsada. Ipinatong niya ang kanyang braso sa may mesa at nakalumbaba. Sa buong maghapon ay nakatunga nga lamang si April. Halos ganun naman siya araw-araw. Nauubos ang oras niya sa pag-iisip kung ano-ano. Lagi niya ring iniisip ang kanyang thesis at praktikum na sana ay kinakondak na niya ng mga sandaling iyon. Dahil sa kakulangan ng pinansyal, nahinto siya sa pag-aaral. Nangihinayang siya dahil isang semester na lamang sana at gagraduate na siya. Ngunit wala na siyang magagawa dahil hirap talaga sila. Nagkasabay-sabay pa silang magkakapatid sa pag-aaral. College na rin ang mga nakakabata niyang kapatid, kaya ngayon ay siya na lang ang dakilang tambay. Mga ilang minuto din siya sa ganoong posisyon nang nakarinig siya ng busina ng ambulansya. At tulad ng nakagawian niya ay binabantayan niya ang pagdaan niyon sa harap ng bahay nila. Pero sa pagkakataong ito ay may kapapalagang mangyayari. Naririnig na niya ang papalapit na sasakyan. Di niya inaalis ang tingin sa daan. Talagang inaabangan niya ang pagdaan niyon sa harap niya. Parang siyang baliw kung tutuusin. Bakit nga ba niya pinag-aaksiyahan ng panahon ang bagay na iyon? Ang weird niya talaga. Siguro dahil naawa siya sa mga pasyenteng nakasakay doon. Minsan nga, nag-i-imagine pa niya na siya ay nakasakay doon. Ang tanga lang, di ba? Di lang siya weird, nababaliw pa yata siya at kung ano-anong masamang bagay na iniisip niya. Ayan na naman ang ambulansya, dumaan na naman sa harapan ko. Pero teka, ano yun?
Isang bata? What the? Bata ba talaga yun? O nasa ibabaw ng bubong ng ambulansya? Aniya, nasa isip. Namamalikmata ba talaga ako? Ano yun? Mga baka morto. Bigla siyang napangat mula sa kinaupuan niya at kinilabutan. Napakurap-kurap pa siya at ilang segundo din natulala. Pabalik-balik sa isipan niya ang nakita niya. My God! Nakatingin pa ang batang iyon sa akin. Nakakatakot ang itsura niya. Nakaupo ang batang iyon sa taas ng ambulansya. Yakap nito ang mga paa at wala itong anumang saplot sa katawan. Blanco ang ekspresyon ng muka. Madilim ang paligid ng mga mata niya. Tuyot na at wala ang buhay ang kulay ng balat. Iyon bang sobrang putla at nangingitim? Kawing niya ang batang nasa midya, sa side na batang nakita niya. Ang mukha ng batang iyon, ng multong iyon ay hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Siguro kung may hawak-hawak lamang siya ngayon na lapis at papel, malalaman niya at may drawing niya ang itsura niyon. Naikwento niya ang pangyayaring iyon sa kanyang kapatid. Noong una hindi ito maniwala, pero kalaunan ay naniniwala na rin ito at kinilabutan. Kaya sa tuwing may dumara na ambulansya, napapatingin na rin ito at agad tinatanong kung may nakikita ba rin ba siya, pero wala na. Tinatakot pa siya nito, pero hindi naman siya natatakot. Tinatawanan lamang niya iyon. Ang hindi lamang niya maunawaan ay kung bakit nagpapakita ang batang multo na iyon. Nagkataon lamang ba iyon? At sa dami na rin na maaaring pagkakitaan, ay siya ba talaga ang natsyempuan? Sa kalaunan ay natatawa lamang si April sa tuwing naalala niya ang bagay na iyon. Sa kwento ng batang nakikita niya sa ibabaw ng ambulansya, ay isang batang namatay na hindi na nakaabot pa sa ospital at bigla itong namatay at pinauwi na ng buhay. Kaya ang multo ng bata ay nakakulong na lang sa loob at labas ng ambulansya at palagi ito nakikita ng mga Mater Dei. Hindi rin ito matahimik dahil hindi pa siya nabibindisyonan sa pagkamatay niya dahil ang mga magulang niya ay kasama sa nasunog na bahay at nung siya ay nakita na buhay pa ay sinugod siya sa ospital pero binawian din siya ng buhay. Kaya kapag nakita mo ang ambulansyang yon ay siguradong kikilabutan ka. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. AG Marasigan TV Viral, huwag kalimutan i-subscribe. Abangan ulit ang mga susunod na mga kwento, kakaiba, kababalaghan at mga viral videos. Salamat!